Hello mga bata, ang pag-aaralan naman natin ngayon ay Music 2, Quarter 3, tayo ay nasa Week 4. Ang pamagat ng ating aralin ay Wastong Pag-awit. Bilang panimula, sino-sino ang mga paborito mong mga awit? Ano-ano ang mga paborito mong kanta? Paano nga ba ang tamang paraan ng pag-awit? Mga bata, sa araling ito, matutuhan mo ang wastong paraan ng pag-awit. Kaya makatatanghal ka rin ng awitin sa tamang paraan gamit ang wastong kalidad ng tini. Tignan ang mga larawan sa ibaba. Maaari kang umawit habang ikaw ay nakaupo, nakadapa, nakatayo, o nakayuko. Narito naman ang iba't ibang paraan ng wastong pag-awit. Una, tumayo ng tuwid at komportable. Ang tinig ay mas malinaw na lalabas mula sa iyong lalamunan kung ikaw ay nakatayo, sapagkat maluwag na nakaunat ang iba't ibang panloob na bahagi ng katawan. Pangalawa, huminga ng sapat. Ang paglikha ng himig ay nangangailangan ng mas maraming hangin mula sa baga upang mapahaba ang hininga at mapanatiling konektado ang mga tono. Pangatlo, ikondisyon ang boses sa pamamagitan ng vocalization o pag-ehersisyo ng voice box, mapananatiling nasa wastong kalagayan ang boses. Huwag biglain ang pag-awit. Simulan muna sa mahina at mababang tinig at unti-unti itong ilakas at itaas. Laging makinig ng iba't ibang awitin. Makatutulong ito upang masanay ang pandinig sa wastong tono at tempo ng isang himig at matutuhan ng iba't ibang pamamaraan o estilo ng pag-awit. Ang iyong pandinig ang gabay upang tamaan ang wastong nota ng isang awitin. Panglima, subukan ang iba't ibang uri ng tinig. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang kalidad ng boses, tulad ng buo, mahangin, matinis, at malalim. Subukan ang mga ito upang mapagtanto ang timbreng na aayon sa iyong likas na tinig. Pang-anim, piliin ang awit na bagay sa iyong tinig. Alamin ang hangganan ng taas at baba ng iyong tinig upang makapili ng awiting mapapanagutan ng iyong kakayahan. Subukang kumanta ng iba't ibang awitin at pakinggan ang sarili. Pang-pito, ensayuhin ang awitin. Bago magtanghal, siguraduhin may sapat na pagsasanay sa pag-awit ng napiling kanta. Planuhin ang paghinga, mga pagbabago sa lakas at hila ng tinig, at higit sa lahat ay ang pag-akyat baba ng tono nito. Pangwalo, alagaan ang iyong pangangatawan. Ang pagkanta ay nangangailangan din ng malusog na pangangatawan upang makalikha ng kaaya-ayang tinig at makatanghal ng walang sagabal na sakit. Iwasan ang inuming malalamig at pagkaing matatamis at malalapot bago at pagkatapos umawit. Naintindihan ba mga bata? Ngayon naman, sumukan natin gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Isulat ang tama kung ang pahayag ay tumutukoy sa wastong paraan ng pag-awit. Isulat naman ang mali kung ito ay maling paraan ng pag-awit. Gawain sa pagkatuto bilang isa, number 1, umupo ng matuwid at matigas ang katawan. Number 2, huminga ng sapat
upang mapanatiling konektado ang mga tono ng awitin. Pangatlo, biglain ang pag-awit ng malalakas at matataas na nota. Number 4, laging makinig ng iba't ibang awitin upang masanay ang paninig sa wastong tono. At number 5, umawit lamang sa iisang timbreng nais mo. Huwag sumubok ng iba't ibang uri ng tinig. At number 6, piliin ang awiting na babagay sa iyong tinig. Alamin ang kakayahan ng iyong boses. Ngayon naman, tingnan natin kung tama ang inyong mga naging kasagutan. Number 1, mali. Number 2, tama. Number 3, mali. Number 4, tama. Number 5, tama. At number 6 ay tama. Ayan, nakasagot ba kayo ng tama at maayos, mga bata? Magaling! Ngayon naman, subukan natin ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Number 1, bakit kailangan tumayo ng matuwid habang umaawit? A, upang magising ang natutulog mong voice box. B, upang malinaw na lumabas ang iyong tinig. Number 2, ano ang naitutulong ng paghikab ng paghitab bago umawit? A, nakatutulong ito upang mag-imbak ng hangin sa baga. B, nakatutulong ito upang maging komportable. Number 3, sa paanong paraan ikinokondisyon ang boses? A, sa bigla ang pag-abot ng matataas na tono. B, sa vocalization o pag-ejercicio ng voice box. Ayan, tingnan natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Subukan nga natin sagutin, mga bata. Number 1, B. Number 2, A. Number 3, B. Ayan, nakasagot ba kayo ng tama, mga bata? Magaling! Ayan naman, ating subukang gawin ang gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Gawin daw ang mga sumusunod na hakbang sa wastong vocalization at pag-iensayo ng pag-awit. Isulat sa sagutang papel ang bilang ng mga nagawang hakbang. So dito, kung ano daw ang iyong nagawang bilang, yun lang ang iyong isusulat. Number 1, tumayo ng komportable at magunat-unat ng katawan. Number 2, humikab at lumika ng pinakamahabang tonong kaya mo. Number 3, kumanta ng tonong mahina at mababa na unti-unting lumalakas at tumataas. Number 4, mag-isip ng awit na nababagay sa iyong tinig. Number 5, basahin at unawain ang liriko nito upang matukoy ang tamang damdamin o mensahe ng awitin. Number 6, pakinggan ang awit at tandaan ang tamang tono at tempo nito. Number 7, patugtugin itong muli at subukan itong sabayan gamit ang mahinang tinig. Number 8, ulit-ulitin lamang ang mga bahagi kung saan ikaw ay nagkakamali sa bigkas, tono o tempo. Huwag ulitin mula sa simula. At number 9, kapag natandaan at naisaulo na ang kanta mula umpisa hanggang dulo, ay saka ito awitin ng buo. Okay. Ang mga bata ay ating subukang sagutan ang gawain ito. Unan ang mga patlang ng mga wastong konsepto upang makabuo ng makabuluang talata tungkol sa arali. Ang mga
mga pagpipili ang mga salita ay pag-awit, pagtatanghal, damdamin, at daigdig. Okay, sumukan na nating sagutin at tingnan kung tama ang inyong mga kasagutan, mga bata. Ayan, sumaari na nating basahin ng buo ang talata. Ang pag-awit ay isa sa pinakanakakalibang kawili-wili at kaakit-akit na gawain. Ito ay nakakagaan ng loob at nakakatulong upang maipahayag ang damdamin. Maraming tao ang napapasaya ng mahusay na pag-awit. Mahalagang matutunan ang wastong pamamaraan ng pag-awit. Sa pamamagitan nito, ay maihahatid ng isang tao ang mensahe ng awitin sa isang kaaya-aya o kagilagilalas na pagtatanghal. Ang mga Pilipino ay likas na mahilig umawit at maraming sikat na matagumpay na Pilipino sa buong daigdig sa larangang ito. Ayan, nakasagot ba kayo ng tama, mga bata? Magaling! Okay, ang ating sanggunian sa araling ito ay Pivot for A Learner's Material, MAPE Music 2, Quarter 3, Week 4. Thank you for watching and God bless everyone. Hanggang sa muli!